So, ngayon mga kakusina, meron lang tayo dito 1 cup of all-purpose flour. And then, kailangan lang din natin ng 1/2 cup of ebop milk. Sama nyo lang dito. And then, mag-add naman tayo ng 1.5 teaspoon of baking powder. So, ito yung ating baking powder, 1.5 teaspoon. And then, imimix lang natin to. Mix lang natin yung flour hanggang sa ma-dissolve ito ng evap milk. And then, mamaya, lulutuin na natin to sa ating So, ayan mga kakusina, imix nyo lang maigi hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng ating dough. Dapat ganito siya. Yan. Talagang medyo sticky siya kasi nga 3 ingredients lang din yung ginamit natin. So, mamaya, kakailanganin natin dito ng 2 kutsara kasi hindi tayo gagamit ng piping bag. Pero kung meron kayo, pwede naman. So, yung 2 kutsara na yun, lalagyan lang natin ng konting oil para hindi manikit itong mixture. So, ayan, okay na ito mga kakusina. Start na tayo sa pagluluto. So, ayan mga kakusina, mag-add lang tayo ng oil. So, after adding ng oil, painitin lang natin to in low, medium heat. Tapos, itong 2 kutsara, igigris lang natin ng oil para hindi manikit yung mixture. So, ayan, nagris ko na yung ating kutsara. Kailangan lang natin ng 2. Tapos, kuha tayo ng gusto nating amount. Ayan, tapos, ibilog-bilog nyo lang na ganun. Yan, di ba hindi dumidikit yung mixture. Tapos, pag mainit na yung mantika, pwede nyo na itong ilagay. Tapos, pwede na natin i-enjoy ang ating mini donuts. So, ayan mga kakusina, nilagay ko na yung ating donuts. Piprituhin lang natin yan in low, medium heat. Hintayin lang natin siyang mag-brown. So, ayan mga kakusina, nag-light brown na yung ating donuts. Hanguin na natin to, tapos i-drain lang natin. Tapos lutuin pa natin yung iba pang mga donut mixture. Yan, no? Ganda. Tara! Picture natin. Impote. So, yan lang kakusina. Nilalagay ko lang yung second batch ng ating donuts. Tapos prituhin lang ulit natin. So, ayan mga kakusina, unti-unti na lang, maluluto na yung ating donuts. Ganyan yung itsura niya. Ayan, di ba? Sino mag-aakala, in 3 ingredients, pwede ka nang makagawa ng donuts. At pwede mo na rin itong ma-enjoy. So, ayan, drain lang natin to and then start na tayo sa paglalagay ng toppings. Kusina, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! So, ayan mga kakusina, gagawa lang tayo ng 2 klaseng coating. So, hahatiin lang natin tong mga na-drain nating donuts. So, ngayon, gagawin muna natin yung original lang na coating, which is yung sugar. Yan, lagyan nyo lang siya ng konting sugar. Yan, dust nyo lang. Tapos, halu-haluin nyo na. Halu-haluin natin. And then, once na na-coat na yung ating donuts, yan, meaning, okay na yan. So, yung next naman na coating. So, sa next coating naman, ang gagawin ko lang is lalagyan ko lang to ng powdered milk. Yan. So, ikalat lang din natin sa ating mini donuts. Tapos, mix-mix nyo na. Yan. So, ayan. After mixing ng ating powdered milk sa ating donuts, pwede na yan. Okay na yan. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Yan. So, ayan mga kakusina. Tapos na ang ating 2 flavored mini donuts.
Don't forget to like, share, and subscribe!